Magpapakalat ng 500 bagong pulis ang NCRPO sa Metro Manila, lalong-lalo na sa mga tinuturing na hotspots ng street crimes o yung mga talamak na krimen sa lansangan. Naniniwala ang pulisya na ang pinatinding police visibility ang paraan para mabawasan ang mga naggalat na kawatan. Magbabandila si Abner Mercado. July 30 nang mabiktima ng Salisi Bukas Kotse Gang si Dr. Lydia De Vera sa Parañaque City. Modus operandi ng gang ang paggamit ng thumbtacks para magulungan ang kotse ng bibiktimahin. Kwento ni Doktora, kinatok siya sa kotse ng mga suspect. Nang buksan niyang pinto, doon tinangay ng mga suspect ang kanyang bag at cash na 45,000 pesos. Dalawang beses ako kinatok kasi una may kausap ako sa phone. So nung kumatok ulit, sabi niya, ma'am, huwag ka muna umalis. Ang ganitong klaseng street crime ang nais bawasan ng NCRPO sa pamamagitan ng pagpapakalat ng 500 mga bagong pulis sa Metro Manila. Sila ang mga nagtapos ng training sa Regional Public Safety Battalion. Isang kubaw na tinukoy ng PNP dito sa kahabaan ng EDSA kung saan isa sa 5 mga hotspot ng street crime sa buong Metro Manila. Dito namumugad ang mga bukas kotse. Kasama sa mga tututukang street crime hotspot ang Monumento, University Belt, Kalentong at Baclaran, base rin sa tala ng NCRPO, snatching, salisi at bukas kotse ang karaniwang street crime sa mga nabanggit na lugar. Kailangan by 50% i-reduce tong street crimes na tinatawag na to dito sa 5 crime hotspots na to. Umaasa ang pulisya na sa pamamagitan ng karagdagan nilang puwersa, mapapanatag ang publiko sa banta ng mga kawatan sa lansangan. Para sa Bandila, Abner Mercado.